Kapulan, we have 7 minutes after the hour of 12 o'clock. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong papa, ang inyong crush. Sige na, okay, umalas dyan lang kayo. Po yung mga bangga, i-announce ko na. Ano po? Huwag na lang, bukas na lang. Nakatanggap na po ako ng sulat mula sa Roar Awards. Sa Lionheart Roar Awards, nanalo po akong ano, pinaka-machong DJ. Alam nyo na yun, ha? Yung, di ba, we all joined in forces, mga pangga, to support, di ba, ang yung lolo sa favorite DJ sa Lionheart. And I received an email inviting me to join the occasion, so I believe that's it. Gusto ko lang pong ano, magpasalamat sa inyo. Naiiyak nga ako ngayon. Gusto ko talaga umiyak. Kaya lang, ano eh, pangit ako tignan pag umiiyak, so pipigilan ko na lang. Teka na, wala tuloy ako. Si tita kasi. Ay mga bangga, gusto ko lang muna magpasalamat. I might be receiving, I don't know, maybe 90% sure, an award this coming Saturday. But I'd like to tell you people na ako lang po magtatago ng award. Pero award po nating lahat yan. So, I'll be keeping the award. Ako po ang custodyo ng award. Pero salamat. Kayo po nag-ibot sa akin yan. Marami pong salamat. Thank you very much. Hindi po ito yung unang awards na tatanggapin ko. Mga pangga, bibilangin niyo po yung awards na tinanggap ko sa bahay. Ang dami na po. Yung mga naunang awards po, binibenta ko na po. Gawin kong pera. Eh, anuhin ko yun. Siguro may 50 milisa yung trophy, no? Kasi mamahalin yung mga, di ba? Just lang. Hindi ko mabenta, mga pangga. Maraming po salamat sa inyong tiwala. Redemption, kasi kakalipat ko lang po ng istasyon para maparangalan ako. So nakakatawa, maraming po salamat talaga, ha? Naiyak talaga ako. Gusto umiyak, eh. Huwag na lang, pangit akong tignan. Hello, Kathleen. Hello po. Sabi mo daw, sinabihan ka ng tawagan ako? Ano po, ang sabi niyo po, let's make a deal. Ganun po. Nay, gumagawa ka ng kwento. And I asked you to call me back for an update, right? Opo. Ano nga ba yung kwento ng buhay mo, Neng? Yung pong boyfriend ko is hindi siya gaanong nagkakaroon ng oras sa akin. Okay. Tapos? Tapos ayun, ang naguguluhan po ako kung makikipag-break ba ako o hindi. Anong trabaho mo? Nag-aaral po ako, HRM. Ah! Ano ulit yun? Ikaw yung may jowang ano, nasa abroad. Apo. Yung kumukuha ng medicinal plants. Apo. Medicine. Tama? Apo. Oo, ikaw yun. Asan na siya ngayon? Naandun pa rin po. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po. Okay, so why did you call the show again tonight? Ang sabi niyo po kasi, kung hindi magbabago yung decision ko. Buo na po yung decision ko. Na makikipag-iwalay ka na. Opo. Wala na makakapigil sa'yo. Ganun naman yun talaga eh, di ba? If it comes down to the point, di ba, that you think you are getting something from your partner, ate, that's, opo, that, kumbaga, not worthy of your love and time na binibigay sa kanya. By all means, makipag-iwalay ka na. Kasi rin po, parang feeling ko rin po kasi nasasayang lang din yung ini-invest kong feelings. Lakasan mo. Hindi, kasi po, feeling ko parang nasasayang lang din po yung ini-invest kong feelings. If that's how you feel, ate, I can never tell you you're wrong. Yung nararamdaman mo eh. Di ba, hindi ko kayang sabihin sa'yo na, mali ka. Kung nararamdaman mo yan, ate, there must be a reason why you feel that way. So, well, buo naman yung decision mo tonight. Makipag-iwalay ka sa kanya. Apo. You want to make this, ano, the most sensational breakup of your life. Gawin natin doon air. Sasyangal. Di ba para pa nagkatanungan, nagkainuman one day. Uy, paano kayo nag-break? Wala, sa radyo. Sasyangal. Ayop, buntot na lang, ayop talaga. Alam ba niya na gagawin mo na to? Ano po, chinat ko po siya kagabi. Ano sabi mo? Na tumawag po ako sa inyo. Sabi ko,
kung halimbawa, sabi niya, sabi ko, kung ayaw mo ng desisyon ko, mag-reply ka naman sa chat ko. Kaya lang, wala eh, sinzo. Baka talaga inaantay ka na lang din niya, no? Opo. Ang cute naman ito, last caller kita, no? So, wala akong ganong gagawin, no? Hindi ako pagod, mga kauwi na ako. Talaga, ready ka na makipag-iwalay sa kanya? Opo. Hindi ka na, you will not be hurt if one day, in the next coming month, ate, maglakad sa harap mo yan na may kasamang iba, okay ka na? Okay na po. Lady siya sure. Hindi kasi hindi ko po sigurado kung hindi ako masasaktan, pero buo na po yung desisyon ko. Oh well, I can only wish you good luck, right? Opo. Sige na. Anong pangalan ni boyfriend? Christian. Anong team song nyo? Wala po kaming team song. Wala kayong mga pag-moira, gano'n, wala? Wala po. Sige. Alright. Ano po, mag-message ako? Sorry, thank you, and goodbye. Okay po. We have 7 minutes after the hour of 12 o'clock. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong papa, ang inyong crush. Sige na, huwag kayong malas dyan lang kayo. Uy, mga bangga, i-announce ko na. Ano po? Huwag na lang, bukas na lang. Nakatanggap na po ako ng sulat mula sa Roar Awards. Sa Lionheart Roar Awards, nalo po akong ano. Pinaka-machong DJ. Alam nyo na yun, ha? Yung, di ba, we all joined the forces, mga pangga, to support, di ba, ang inyong lolo sa favorite DJ sa Lionheart. And I received an email inviting me to join the occasion. So I believe that's it. Gusto ko lang pong ano, magpasalamat sa inyo. Naiiyak nga ako ngayon. Gusto ko talaga umiyak. Kaya lang, ano eh, pangit ako tignan pag umiiyak, so pipigilan ko naman. Teka na, wala tuloy ako. Si tita kasi. Ay mga bangga, gusto ko lang mo magpasalamat. I might be receiving, I don't know, maybe 90% sure, an award this coming Saturday. But I'd like to tell you people na ako lang po magtatago ng award. Pero award po nating lahat yan. So, I'll be keeping the award. Ako po ang custodian ng award. Pero salamat. Kayo po nag-ibot sa akin yan. Marami po salamat. Thank you very much. Hindi po ito yung unang awards na tatanggapin ko. Mga pangga, bibilangin niyo po yung awards na tatanggap po sa bahay. Ang dami na po. Yung mga naunang awards po, binibenta ko na po. Gawin kong pera. Kaya anuhin ko yun. Siguro may 50 milisa yung trophy, no? Kasi mamahalin yung mga, di ba? Just lang. Hindi ko mabenta, mga pangga. Maraming po salamat sa inyong tiwala. Redemption, kasi kakalipat ko lang po ng istasyon para maparangalan ako. Sa nakakatawa, maraming po salamat talaga, ha? Naiiyak talaga ako. Gusto umiyak, eh. Huwag na lang, pangit akong tignan. Hello, Kathleen. Hello po. Sabi mo daw, sinabihan ka itong tawagan ako? Ano po, ang sabi niyo po, let's make a deal. Ganun po. Nay, gumagawa ka ng kwento. Hindi, I asked you to call me back for an update, right? Apo. Ano nga ba yung kwento ng buhay mo, Neng? Yung pong boyfriend ko is hindi siya gaanong nagkakaroon ng oras sa akin. Okay. Tapos? Tapos ayun, ang naguguluhan po ako kung makikipag-break ba ako o hindi. Anong trabaho mo? Nag-aaral po ako, HRM. Ah! Ano ulit yun? Ikaw yung may jowang ano, nasa abroad. Apo. Yung kumukuha ng medicinal plants. Apo. Medicine. Mm-hmm. Tama? Apo. Oo, ikaw yun. Asan na siya ngayon? Naandun pa rin po. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po. Okay, so why did you call the show again tonight? Ang sabi niyo po kasi kung hindi magbabago yung decision ko. Buo na po yung decision ko. Na makikipag-iwalay ka na? Opo. Eh, wala na makakapigil sa'yo. Ganun naman yun talaga, eh, di ba? If it comes down to the point
diba, that you think you are getting something from your partner, ate, that's that kumbaga not worthy of your love and time na binibigay sa kanya. By all means, makipag-iwalay ka na. Kasi rin po, parang feeling ko rin po kasi nasasayang lang din yung ini-invest kong feelings. Mo. Hindi, kasi po, feeling ko parang nasasayang lang din po yung ini-invest kong feelings. If that's... Oh well, I don't think you need any advice from me because as you said, you called the show, di ba, na buo ng decision mo. Na makipag-iwalay. Apo. That says everything. And I encourage all girls na kaantabi ngayon, if you think you're receiving lesser than what you deserve from a guy, feel free to walk away. Di ba? Apo. Never allow a guy to take you for granted. That's a nice move, Kathleen. Apo. Di ba? Mm-hmm. Simple lang naman hinihingi mo talaga eh. You wanna be part of this every day. Diba? Opo. You wanna be in the loop. At least you know his whereabouts. Hindi naman niya kailangan i-defense sa'yo kung anong ginagawa niya. At least alam mo lang. Diba na? Opo. Pati parang hindi niya magawa. Nag-girlfriend pa siya kung ganyan siya, no? Oo nga. Bungol pala yun. Kaya mo, tsaka feeling ko naman, it's not that painful eh, no? Medyo ano? Well, it's painful, pero I think kayang-kaya eh. Opo. The way you sound tonight, as if bukas makalawa lang, magkapasaluhan ka, okay na eh. Hindi po, naiiyak ko na rin po kasi kanina. Ha, umiyak ka kanina? Opo. Pambihirang buhay ito. Dapat dito ka umiyak para may ratings ako. Umiyak ka ngayon. Ay, ano po yun? Pag ganyan, dito kayo umiyak, huwag kayong magsasaluhan. Umiyak kayo sa ano? Wala kang maitulong sa karir ko, kakainis ka. Sorry. Po, so sorry. Anyway, thank you for calling the show. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po. Si Kathleen Mabanga, 20 years old from Mandaluyong. Bata pa, 20 anyos lang eh, no? Wait, tawagin niyo ako, dali. 721-2429, I need another caller. 721-2429, mga pangga. Sa linggo po ha, puntahan nyo ako sa Paddy's Point. Ako po yung nasa Paddy's Point. Lungkot ng kanta natin ha. Kaya naman luluksa sa booth. Sa Sabado po ako yung nasa, linggo pala, Paddy's Point. Saan ba ako sa Sabado? Oo talaga. Mall of Asia. Nasa Mauwa pala ako sa Sabado. The Pad. Sorry, linggo. Sunday, Paddy's Point, Mall of Asia. Sosyal. Sa likod yan, diba? Sa may San Miguel by the Bay, The Pad. 24 hours bukas yun eh. Wow. Puntahan niyo ako mga pangga, ha? Darating ba ako nakahubad sa linggo? Promise. Ang suot ko lang po ay baby cologne. Ang tanging nakalagay sa katawan ko ay baby cologne at deodorant, baka mga amoy. Sa linggo po yan, ha? Linggo, Paddy's Point. Mall of Asia. Actually, ang pangalan po ng Paddy's Point sa MOA ay The Pad. The Pad. Oh. The Pad by Paddy's Point. Babati lang ako bago tumuloy. Baka makaltokan ako dito. Batingin ko lang si Tita Connie. Oh, congrats po sa iyong ano. Ang tawag po? Rebounds? Ba't ano yung tawag? Rebounds? Pagkakasal ka ulit, rebounds ang tawag. Kakasal. Di ba? Oh, ano talaga? Ang cute nyo. Ipanggasos kayo ng pangatlong kasal. Congrats, Tita Connie, ha? Sa Tagaytay, no? O, inibitan ang lahat. Magdalang sariling baon. Hindi naman kayang pakainin lahat, so... Sa mga bisita ko tonight, Tita Connie, Tita Tess, Ate Gigi, Dandeng, JR, si Sena, nakapak na pak, si Yuji, Ate Terg. Napak na pak ngayon, best, ha? Medyo malalata ang make-up natin ngayon, ha? May pinapatunayan ko ba? May ganyan naman kaibigan, eh. Nag-spaghetti, tapos pagdaan sa kanto, hina mo ng suntukan.
Nakalabas yung tricep. 7212429 mga cute-cute ko lately. Normalin, the chorus ang Billy and Family na kantabay din daw. Maligayang pakikinig po. Ang tropang ano, H. Bautista, Mon Mon, Chris Kim, and Rochelle from Jimbo. Diba? Hindi na kalimutan ng mga ano, ng mga Team Ayabags na nangako ako na kapag nanalo ko, ipapakita ko yung abs ko. Congrats ho! Nalalag pala ako kayo sa akin. Ano yung pakita kong abs? Meron akong abs. Pero salamat. Team Ayabag, salamat ha. Yung sila Pendaflex na walang sabang bumoto ng bumoto sa akin. Maraming salamat. Yung mga bumoto po ng, alam mo, twice every 24 hours you can vote. Yung mga nakapag-alarm pa. Thank you very much. It's my first award being Papa Jackson. So maraming pong salamat. Hello? Hello. Hi, what's your name? I'm Jen po from QC. Jen, saan ka sa QC? Huwag niya. Ay, may, hindi niya po ng telepono niyo po, magulo. Ha? Magulo po yung linya ng telepono. Ayan, okay na. Wala ka namang ginawa, okay na. Hello? Hello po. Ayan, Jen! Wow. Saan ka ba na sa QC? Saan area? Secret na, Papa Jackson. Eh, ang QC, iisang di pa? Laka-laka ng QC. Saan sa QC? Sa may ano, likod ng Trinoma banda. Ah. Puti tricycle dyan, no? Tama, no? Sa may hospital ka malapit, no? Hindi. Jen! Yes, po. Ilang taong ka na? 29 po. Anong ginagawa sa buhay? Sa ngayon, wala akong work ngayon eh. 3 months yata, oo, parang ganun. Ate, huwag kang mamulong! Ayun, sorry. Ayun, 3 months po, parang wala akong work. Bakit? Ano, kaka-ano ko lang po kasi, kaka-opera. Operation po. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ay, sa ano, transgender po kasi ako, so nagpa... breast augmentation ako, tsaka facial feminization. Ano yung isa pa? Ano yung pangalawa? Facial feminization. Facial? Po. Feminization po. Ah, para maging babae na ba? Mukhang... Uy, ang ganda mo na! Grabe naman, di ah. Sakto lang. Breast augmentation? Aba. Saan? Sa Thailand? Sa Pilipinas? Dito lang po sa Pilipinas. At least kaya na natin. Dati sa Thailand, di ba, pinupagpupunta pa iba, no? Ano pa? Sa Thailand dati, di ba? Sikat na sikat. Oo, mas... Actually, mas mura nga sa Thailand daw eh. Hindi ko pa na-try. Baka try ko na next week. Magpapatao ba ako ng ilong? Pero mas mura nga daw sa Thailand. Papatao ko yung ilong ko para pag-umambun malulunod ako. Grabe. Talaga? Magkano ang... Sorry ha, curious lang ako ha. Aba. Magkano ang mga ballpark figure ng breast augmentation? Ay, yung iba-iba po kasi yung depende brand. Na sukat? Apo, depende. Ano na? Sa size po. Depende sa, okay. Pero, meron bang, halimbawa, meron bang ano yung, pag, halimbawa, ayaw mo na, bawa, ayaw mo na patanggal, gano'n. Hindi ba, magpapalaki ako ng, ako ikaw, magpapalaki, ano ba nag-uusapan natin? Magpapalaki ako, magpapag-breast augmentation ako. Apo. Ano ba, gusto ko yung ilalagay sa breast ko, sinilaki na ng ulo ko. Depende din yun sa katawan, Papa Jackson. So, kasi apalat ako eh. Ah, advice ka rin, doktor. Oo, di ba? Oo. Sasabihin niya sa'yo, ano? Ang pangit kasi pagpayat ka tapos sobrang laki. Sasabihin niya sa'yo, hindi mo pwede sinilaki ng ulo ko, ano, yung sa breast mo kasi magiging nakataob kang Mickey Mouse. Oo. Para sobrang laki ang pangit. Magkano yung ganon? Depende po sa brand kasi yung... Ah, talaga? Oo, meron po kasing light. Yung, alam ko kasi may mura light, yung 80K. Ah, yung 80K mura yon? Ay, kung usually po, sa mga nandito kasi may 80K na to 70K. Pwede ba yung ano, yung may kasamang gatas ganon? Sa dudo ng kaugaling ganon? Alam ganon? Parang wala namang ganon. Grabe yan ha. Hindi tinatanong ko lang. Pero congratulations, ha. I'm happy for those people like you.
who are not afraid, di ba, to go for, go after what they want in life. Mm-hmm. Laban lang. Honestly, ah. Buhay mo yan, ikaw naman yan eh. Di ba? Oh. If it makes you happy or happier in life, and so be it. But sana lang safe, ha? Sana lang safe. Ah, yes, po. Kasi alam mo naman, marami ng kwento tungkol dyan. Oo, diba? Mahirap na, kailangan. Okay na yung mahal, basta safe. Hmm. Anyways, apo. Ano nga paglilingkod ko sa'yo? Ayun, may ano lang po ako, hindi na ako ng advice about dun sa taong paano mo siya kalimutan. Talaga? Bakit? Ano meron? Ayun, about po dun sa, actually, ex na kasi 1 month na din kaming wala. Yun, siya po yung nagbigay sa akin nito. Siya yung gumastos. So, last month po kasi, parang, nag-decide siya na balikan yung asawa niya. Abi, na-opera ka lang niya? Yun, kasama na din yun. Parang, nag-work po kasi ako for almost 11 years sa mall. So, yun, na-meet ko siya last May lang. Then, ano yan? Amerikano? Foreign? Sorry ah, sorry. Yes, but, British po siya. Oh, really? I'm sorry. It's a very wonderful proposition. Ilan taon na? 40. Ay, di parang Harry Potter makipag-usap. Oo. When Gordon Leviosa. Talaga. Niligawan ka niya. Na-meet ko siya sa dating site. Okay. Ayan, tapos nag-meet kami last June. Ayan, ang bilis nga nung pangyayari. Tapos, June! Yeah. June, July, ito, August, lang. September, October. November, 5 months lang, ate. Oh, bilis, diba? Ayun, parang ang hirap kasi. Teka lang, may nag-comment dito, tinatanong nila kung bading daw ba ako. Kasagutin ko lang po, ha? Hindi pa ako sure lately. Well, natin sa kakapag-canvas na ako, 80K, di ba mura, no? Sa Thailand nga, Papa Jackson, 50 lang eh. Ito talaga? Sa akin, nasa 20, nasa 200 to. Hala, mahal! Pero safe naman po, US brand naman siya. Talaga? Yes po. Mahal ah! Yan, med. Mahal sa atin, pero sa kanya parang wala lang. Siyempre, alam naman yung pera nila, di ba? Sterling pounds, di ba? Ang British, no? Oh, malaki kasi yung ano nila doon. Yung ano, malaki yung ano. Yung pera po. Hindi ko makakapagsabi sa akin yan. Oh, malaki pa talaga. Okay, all right. Anyways, you were a wonderful couple up until he broke up with you. Kailan? Nung last month. Pop. And he said babalikan niya asawa niya. Ano asawa niya? Babae, lalaki? Girl pa siya. May anak po sila. May anak sila. Mm-hmm. All right. So basically ngayon, hiwalay na kayo. Mm-hmm. Oh, di wala na problema. Anong tanong mo sa akin? Yun, kasi parang ang hirap. Kasi yung pagkahiwalay namin, parang sinasabi niya kasi na, yun, ako daw yung mahal niya. Parang gusto niya makita kami ulit nitong December. Pero ang hirap kasi nung sitwasyon eh. Ginawa kang kabit, no? Oo, parang ganun yung nangyari. Pero that time naman nung nag-meet kami, wala talaga sila. Wala na. Sure, dahil lang din sa sitwasyon. Yun nga lang, parang ako din yung nahirapan. Ano tanong mo sa akin? Ayan, parang paano ba kalimutan yung isang taong naging malaking parte ng buhay mo? Wala, hindi mo makakalimutan yan eh. Yun nga eh, kasi... Alam mo yan yung pag... Acceptance is the key. And sometimes, it's the most painful process in our life. Actually... Naganda. Sige po. Am I surprised that you are hurting tonight? No, I'm not. Kasi fresh pa eh. Kailan lang eh. Tama ba? Opo. I mean, mas magugulat ako pag naka-move on ka na ngayon. Kaya nga eh. Diba? So I guess you're going through something that's normal. I'm not saying that you're supposed to be hurting tonight. I'm just saying... You're supposed to be in pain tonight if you love the guy, truly. Ay, sobra po. Wala namang bitterness kasi alam mo, minahal ka naman talaga niya, di ba? Mm-mm.
yun nga yung masakit eh. Tsaka alam mo ganito, ano? I don't know if, I hope you find solace dun sa idea na iniwan ka niya, hindi para lokohin ka lang. Binalikan niya yung family niya. I don't know kung, sorry mga pangga, you know, sa, yung bagay na tama at mali at some point in our lives, it's subjective. Eh. Tama? Yes. What can be tama sa akin, can, di ba, may not be tama sa iyo or sa kanya. Hindi ko alam kung tama o mali binalikan niya yung family niya. I don't know the real reason. But, okay, I really hope you find solace and consolation sa part na to, ano? If you are the person na na-meet niya to make him realize that he needs to fix yung family niya, maybe you served your purpose very well. Yun nga po. So, congratulations. It might be a bittersweet ano, pill to swallow, but you served the purpose. Baka ikaw, iba yun lang yung purpose mo. Itawid siya sa stage ng buhay niya na yun. And then, babalikan niya yung asawa niya. Siguro nga. Ay, hindi ko alam, but anong pinakamalaking tanong mo kung makikipagkita ka sa December, no? I suggest no. Huwag na lang. Huwag na lang. Kasi doon na mag-umpisa yung mali eh. Actually, Papa Jackson, happy naman din ako sa kanya kasi syempre, family niya yun, siguro mas masakit sa akin kung iiwanan niya ako na may iba na naman, diba? Mas masakit siguro yun sa akin. Yun nga lang, syempre, yung dream ko lahat natupad, nag-iba yung buhay ko dahil sa kanya, tapos biglang, ay hindi pa pala, parang naudlot. Diba? Yun lang yung ano, minsan pala hindi ka pwedeng maging kampante sa lahat. I don't know what to tell you. I really don't know. I know you're in pain tonight. Kasi ang hirap talagang kalimutan. I'm sorry for saying this, but you'll never forget it. You'll get used to not having the person around, but you'll never forget it. And alam mo, that's a gift and a curse to us as human beings. Oh, we have the ability, the uncanny ability to keep souvenirs, emotional souvenirs. Hindi ko na, kung nakikinig ka na sa akin dati pa, alam mong lagi ko sinasabi ito. Yes po, nakikinig pa ako dati pa. You know, when we love someone, we open our lives and our hearts for that person. And you did that, tama? And you allow that person to inhibit a big part of your heart, right? Opo. You dedicate, diba, pag kayo magjowa, you dedicate the biggest portion of your heart to that person. Ngayon, pag nawala yung tao yan, yung space na nakalaan para sa kanya will be for that person. Permanently, kanya na yun eh. When you fall in love again with someone new, you don't try to, ano, reoccupy the same spot. What you do is, you grow your heart bigger. Parang ayoko na. Well, sabi ng lahat na nasaktan yan, ayoko na. Sabi rin ng pinsan ko yan eh. Nung iniwan ng jowa, ayoko na, pero one month lang, buntis na, iba. So yun. I don't know what to tell you. But I can encourage you. I can confirm to you that yes, it's painful. Yes, it's painful, and I'm confirming to you, don't worry, this will not last a lifetime. There is no pain that will last a lifetime. Lahat ng pain ay temporary. The only bigger question is, what and how are you going to be
after this pain. Kasi may purpose ang pain eh. It's either we learn and we grow from it, or you allow the pain to disable you with your abilities. Sana you grow, diba? And emerge from this stronger. Why do we get hurt? You know why? Because it's life's wonderful way of making us grow. That's why we get hurt. You have to remember, every time you're in pain, you're growing. I'm not just talking emotionally, even scientifically, mga pangga. Every growth, and I'm not exaggerating, requires us to feel pain. And all that do not kill you will only make you, tuloy mo. Alam ba yung linyang yan? All that do not kill you will only make you stronger. Parang sobra-sobra na sa strong yung sakit. Well, means to say you will be a lot stronger person. I don't know what to tell you kasi you don't need advice. Hindi mo kailangan eh. None of what I can tell you can make it better. Wala akong pwedeng sabihin to make it better. But I believe that you love him genuinely. Kasi sa kagaya mo, di ba? Sorry ha. Apo. Alam mo na, merong, di ba, merong, yes, merong... Yes, nga po eh. Oo. Yung parang... May stigma yan sa society natin eh, di ba? Parang suswertehin. Kung sino lang yung suswertehin, di ba? Sa kagaya mo, di ba? Alam mo, I've talked to a lot of people with when it comes to yes, relationships. At people tend to believe na pag member ng LGBT na nagmamahal, parang yung pain na nararamdaman nyo ay lesser than the pain na nararamdaman ng yung normal na couple. Apa. No. Pare-parehas lang yan. So I confirm to you that you're in pain. But I believe you'll get over this. It will be okay, it will be better, you will be fine. You'll get over this, and most of all, you'll be stronger. Apo. I want to give you a big, big hug tonight. Thank you. Kaya lang baka mapisa ko yung augmented breast. Oo, kasi di ba ako? Oo, opera lang eh. Oo. Baka maglapot tayo na eh. Ang cute-cute natin, ha? Ano yun? Ay, no. Well, alam mo naman, ritual dito sa show na ito. I will allow you to say sorry, thank you, and goodbye. Apa. On air. Actually, at to some degree, meaningless naman talaga ito eh. When I ask people to say sorry, thank you, and goodbye, symbolic lang naman ito. It doesn't mean after mo sabihin to on air, nakamove on ka. But it makes things a bit lighter. And, di ba? It makes things, ano, easier to bear. Tama? That's how we unload something that's heavy. So I'll give you the chance tonight on air to say sorry, to say thank you to him, and say goodbye. Sorry, parang... Sorry for... Kung meron ka man, magkukulang sa kanya. Isa-isayin mo na. Parang wala akong dapat sabihin na sorry. If you can think of any. You say thank you to him sa lahat na nagawa niya sa'yo. Isa-isayin mo na categorically. You wish him good luck and you say goodbye. Go ahead. What's his first name? Ay, wag na. Hindi ko na sasabihin. Alright, I respect that. And tawagan na lang, tawagan. May gano'n ba? Ha? Han na lang yun. Hindi. Okay. Tagalog na lang ako para mas may emosyon. Wala bang British accent? Wala. Darling, I'm just so badly. A blue day. Ano? Oh, sige. Short message lang naman, pero yun. Oh, sige, bahala ka. Okay. Ayun, ha. And we have 7 minutes after the hour of 12 o'clock. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ba ang inyong papa, ang inyong crush? Sige na, huwag kayong malas dyan lang kayo. Uy, mga bangga, i-announce ko na.
Ano po? Wag na lang, bukas na lang. Nakatanggap na po ako ng sulat mula sa Roar Awards. Sa Lionheart Roar Awards, nanalo po akong ano, pinaka-machong DJ. Alam nyo na yun, ha? Yung, di ba, we all joined the forces, mga pangga, to support, di ba, ang yung lolo sa favorite DJ sa Lionheart. And I received an email inviting me to join the occasion, so I believe that's it. Gusto ko lang pong ano, magpasalamat sa inyo. Naiiyak nga ako ngayon, gusto ko talaga umiyak. Kaya lang, ano eh, pangit ako tignan pag umiiyak, so pipigilan ko na lang. Teka na, wala tuloy ako, si tita kasi. Ay mga bangga, gusto ko lang muna magpasalamat. I might be receiving, I don't know, maybe 90% sure, an award this coming Saturday. But I'd like to tell you people na ako lang po magtatago ng award. Pero award po natin lahat yan. So, I'll be keeping the award. Ako po ang custodian ng award. Pero salamat, kayo po nag-ibot sa akin yan. Marami pong salamat. Thank you very much. Hindi po ito yung unang awards na tanggapin ko. Mga bangga, bibilangin niyo po yung awards na tinanggap ko sa bahay. Ang dami na po. Yung mga naunang awards pa binibenta ko na po. Gawin kong pera. Eh ano yun ko yun? Siguro may 50 milisa yung trophy, no? Kasi mamahalin yung mga, di ba? Just lang. Hindi ko mabenta mga pangga. Maraming po salamat sa inyong tiwala. Redemption, kasi kakalipat ko lang po ng istasyon para maparangalan ako. So nakakatawa, maraming po salamat talaga, ha? Naiyak talaga ako. Gusto umiyak eh. Wag na lang, pangit akong tignan. Hello, Kathleen. Hello po. Sabi mo daw, sinabihan ka itong tawagan ako? Ano po, ang sabi niyo po, let's make a deal. Ganun po. Nay, gumagawa ka ng kwento. And I asked you to call me back for an update, right? Opo. Ano nga ba yung kwento ng buhay mo, Neng? Yung pong boyfriend ko is hindi siya gaanong nagkakaroon ng oras sa akin. Okay. Tapos? Tapos ayun, ang naguguluhan po ako kung makikipag-break ba ako o hindi. Anong trabaho mo? Nag-aaral po ako, HRM. Ah! Anong ulit yun? Ikaw yung may joke! Na alam mong totoo. That even before the words were uttered, you knew it was coming. And it was so pure. Hindi lahat. Opo. You experienced something that very, very few people will experience maybe in the next 3-4 lifetimes that they will have. I don't know if I'm making sense by saying congratulations to you. But I really do hope you keep the good parts in your heart. Yes. I'm sure the experience you have with him is going to make you a whole lot and a better person. I like you. Your attitude, your personality. And I'm sure you'll fall in love again soon. And do me a favor when you fall in love soon. Don't hold back. That's the only way to fall in love. It was the other day when I said this on air. Ulitin ko sa'yo. Is there any good in goodbyes? Good in goodbyes? Is there anything good about goodbyes? Matami naman po. Yes, it symbolizes a new beginning. Oo nga po eh. And sometimes, hindi natin ma-appreciate yun because we are so focused sa pain. Oo. You'll get over this. And things will be better. At least, di ba may buhay ka na, Ning?
parang ano, parang di na lugi. Bak na bak ka na? Di ba? Parang di na lugi. Oo! Naku ka. Pero hindi naman din yun kasi yung ano ako babadyan. Alam ko na. Actually, alam ko. Naramdaman ko yan. It was a gift, di ba? Hindi ito. Hindi mo siya ginamit for that. Opo. Di, well, kahit piso, wala akong hiningi sa kanya. I love your heart. Alam naman niya yon. I love lahat your heart. Binigay na lang niya sa akin. Kahit ako that time, parang hindi din ako makapaniwala. Pero ang bilis lang din talaga kasi hindi siya nag-expect. Kumbaga parang hindi ako nabigyan ng chance na parang gusto kong ibalik sa kanya. Hindi yung about sa money or what. Yung siyempre pag magkasama kami, siyempre bibigay ko yung part ko as a couple. Hindi naman kasi yung pera. It's never about the money. It's about him taking and looking yes, after your welfare po. And what makes you happy. Yes po. It's never about the money. Yes po. Diba? Man is just a tool. Ay. I like you. Money, I like you. I like you. I like you. Kasi para sa akin yung money, like, nag-work naman din ako ng almost 11 years. So, nabibili ko naman din yung gusto ko. Yun nga lang siyempre, hindi yung ganun kalaki. Pero, ayun. Siyempre, yung love parang ang hirap din hanapin. Lalo na sa gender namin, sa part namin, di ba? Well, hindi na ganun kahirap yan nowadays. You feel better? Medyo nawala na din ang konti. Kasi halos 1 month na din. Actually, wala din akong sinasabihan sa nangyari. Okay. Kasi parang feeling ko mati-depress lang ako pag nag-share ako sa mga close friends ko. Okay. Thank you for letting us, I know, hear your wonderful story. Thank you, Paul. Good luck to you. Yes, Paul. I hope you call me again soon. At sana, pagtawag mo ulit, masaya na yung kwento. Ay, opo. Final piece of advice. Are you ready? Ano pa? When you go to bed and wake up in the, or wake up in the morning, and you feel it's so painful, please cry. Yun nga po yung ginagawa ko lagi. There's actually, no, naririnig ko po yan. Wala shortcut. Lagi, kaya ginagawa ko. Iyak lang. Iyak lang talaga. Right? Apo. Salamat sa pagtawag. Ay, salamat din po. Salamat po ng madami. Bye-bye, Jen. Bye-bye po. Ay. Hoy, ah, nalungkot ako, ha? Kasi pangarap ko yan, breast augmentation. Sorry. Medyo ko lang na naman. Ang cute-cute na dyan, no? Cute-cute. Diba? Ano kayong magandang size, no? Yung saktuan lang, panagpaganyan ako. Mga 34 cup, ano, World Cup. Laki nun, ha? World Cup. Ay, nako. Ay. Sabi ni Arnold, bagay kayo ni Jen. Ayop ka. Sa mga nakaantaw ay maligayang body po sa inyo lahat. Thank you very much for staying with me. I'm going to play one song. I'll be back to say bye-bye. So please don't ever go away. Mabati lang ako bago tumuloy. Ang Torres family sa Antonio Nueva Ecija, Gonzalez family sa Sariaya, Quezon Province. Jason Nugid, Alan Nugid, Santa Cruz. Loren family sa Coral, Dagupan, Tundo. Maligayang pakikinig po. Maligayang pakikinig yan. Jolo, si Maria Jomar, Ando, Paolo. Sabi niya, talaga? Ay, mga pangga, binabati ko lahat ng mga nila na may limog kakakanta parang ako. May mga nabubusit na nga sa akin pagkanta ko ng kanta eh. Wait, bakit ba? I am that kind of person. I am that kind of a person, mga pangga, who will just burst into a song out of the blue. And I love it.
At kung mahilig ako magkakanta, ay nako, tamang-tama ito. Buti na lang may endorsement ako. Perfect karaoke ba ang harap ninyo? Huwag kayong magagulat. Huwag kayong mga pangkadal, ito na ang karaoke. Na napakadaming features. Hayop! Ang daming features. Gusto ko ito. Ay, binabakilala sa inyo ang Platinum Alpha Mic Karaoke. Ang Platinum Alpha Mic Karaoke supports full HD video at may digital microphones pa. It now has a video recording function. Cute. Merong video recording function. Ay, gusto ko yan. Siguradong maganda ang timpla ng boss ninyo with Platinum Alpha Karaoke. Portable at easy to set up. It comes with two digital wireless microphones plus may dalawang wired mic inputs pa. Aba! I like it. May libo-libong kanta. Kaya walang sawang kantahan na with pamilya at barkada. Talagang all-in-one entertainment package ang Platinum Alpha Mic Karaoke. Available yan sa mga major malls, Platinum Karaoke outlets sa Lazada, at pwede ka rin umorder sa kanilang website. Just go to www.platinumkaraoke.ph. Yan. Platinumkaraoke.ph. Platinum Alpha Mic Karaoke. All-in-one now. All-in-one now. Toko-toko, kailangan ko bibigyan papadala ng ano ng Platinum Alpha. Yan niyo po ako. Anong unang kakantahin ko? 1710. Just once. Kahit i-check niyo pa yan yun. Kahit i-check niyo pa. Ang 1710 ay just once. Patiin natin yung mga nilalang ano. Yung pagpunta ng video okay, meron na siyang reserve na kanta sa utak niya mga 15. I-enter na niya lahat. So, yung first 15 songs, siya kakanta. May mga kasingit na isa. Meron pa siyang second batch ng 15 kanta. Nakasave na sa cellphone niya. Aba! Abay, hayop! Eto yung malupit na part! Walang dalang to, kinihingi pa yan sa katabi. Aba! Napakalupit! O yung mga nakaanda ba si Baing Dagat, ilang po sa inyo lahat. Ang dami nakarelate, oh. Yun lang alam ko, eh. Yung ano, yung 1710. Just once yan. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Sayang na-play ko na si Moira, yung kanta niyang Malaya, eh. I-play natin ulit. Kanina pa naman yun, eh. Let's play again Malaya by Moira. I like this, mga pangyak. Ay mga bangga, 7212429, 7212429, don't call me tonight, call me tomorrow night. Oops, teka lang. Ah mga bangga, ganito po ano, Kuya Chico will not be around tomorrow. He's on leave. Nagpa-sex-change po siya. Itweet niya. Nagpa-sex-change si Kuya Chico. Totoo nga. Bala, tanongin niyo siya. Ito hindi pa alam ng mga boss namin. Pagbalik niya nakapang ano siya, Reyna Imperatriz. Ewan ko lang, malas na po eh. Wala. Wala po si KG bukas. But I will be here tomorrow, mga bangga. So, hindi mo nag-aalala lang ako kasi baka may dumalaw bukas. Alam niyo, alam ko na mag-Friday, dinadala niyo kaming dalawa. Baka may dumalaw bukas. Tapos ako lang makita niyo, uminit ulo niyo bigla kasi wala si KG ko. Sabi ni Joe, talaga ba yan? Oo nga. Biro lang mga bangga. Naglalakwad siya pa lang ninyo. He is on vacation. So, yeah, ano yan, nag-i-enjoy. Para pagdating niya ng Monday, refreshing siya. Alright mga bangga, I'm going to play a couple of songs. Napakit po ng kantang ito mga bangga. I'm playing the music of Moira De La Torre with the song Malaya, followed by Niall Horan. We have 7 minutes after the hour of 12 o'clock. Good morning Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong papa, ang inyong crush. Sige na, huwag kayong umalas dyan lang kayo. Uy mga bangga, i-announce ko na. Ano po? Huwag na lang, bukas na lang. Nakatanggap na po ako ng sulat mula sa Roar Awards. Sa Lionheart Roar Awards
Nanalo po akong ano, pinaka-machong DJ. Alam nyo na yun, ha? Yung, di ba, we all joined the in forces, mga pangga, to support, di ba, ang yung lolo sa favorite DJ sa Lionheart. And I... Teka na, wala tuloy ako. Si tita kasi. Eh, mga pangga, gusto ko lang mong magpasalamat. I might be receiving, I don't know, maybe 90% sure, an award this coming Saturday. But I'd like to tell you people na ako lang po magtatago ng award. Pero award po natin lahat yan. So, I'll be keeping the award. Ako po ang custodian ng award. Pero salamat. Kayo po nag-abot sa akin yan. Marami pong salamat. Thank you very much. Hindi po ito yung unang awards na tatanggapin ko. Mga pangga, bibilangin niyo po yung awards na tinanggap ko sa bahay. Ang dami na po. Yung mga naunang awards po, binibenta ko na po. Gawin kong pera. Eh, anuhin ko yun. Siguro may 50 milisa yung trophy, no? Kasi mamahalin yung mga, di ba? Just lang. Hindi ko mabenta, mga pangga. Maraming po salamat sa inyong tiwala. Redemption, kasi kakalipat ko lang po ng istasyon para maparangalan ako. So, nakakatawa. Maraming po salamat talaga, ha? Naiyak talaga ako. Sa buong kapulaan, we have 7 minutes after the hour of 12 o'clock. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong papa, ang inyong crush. Sige na, huwag kayong malas dyan lang kayo. Uy, mga bangga, i-announce ko na. Ano po? Huwag na lang, bukas na lang. Nakatanggap na po ako ng sulat mula sa Roar Awards. Sa Lionheart Roar Awards, nanalo po akong ano, pinaka-machong DJ. Alam nyo na yun, ha? Yung, di ba, we all joined the in forces, mga pangga, to support, di ba, ang yung lolo sa favorite DJ sa Lionheart. And I received an email inviting me to join the occasion. So I believe that's it. Gusto ko lang pong ano, magpasalamat sa inyo. Naiiyak nga ako ngayon. Gusto ko talaga umiyak. Kaya lang, ano eh, pangit ako tignan pag umiiyak. So pipigilan ko naman. Kausap na ba kayo? Hindi pa po. Okay, so why did you call the show again tonight? Sabi niyo po kasi kung hindi magbabago ano, kung hindi magbabago yung decision ko. Buo na po yung decision ko. Na makikipag-iwalay ka na. Opo. Eh wala na makakapigil sa iyo. Okay. Ganun naman yun talaga eh, di ba? If it comes down to the point, di ba, that you think you are getting something from your partner, ate, that's Apo. That kumbaga not worthy of your love and time na binibigay sa kanya. By all means, makipag-iwalay ka na. Kasi rin po, parang feeling ko rin po kasi nasasayang lang din yung ini-invest kong feelings. Hindi, kasi po, feeling ko parang nasasayang lang din po yung ini-invest kong feelings. If that's how you feel, ate, I can never tell you you're wrong. Eh, nararamdaman mo eh. Diba, hindi ko kayang sabihin sa'yo na, mali ka. Kung nararamdaman mo yan, ate, there must be a reason why you feel that way. So, gusto kong umiyak eh. Huwag na lang, pangit akong tignan. Hello, Kathleen. Hello po. Sabi mo daw, sinabihan ka ng tawagan ako? Ano po, ang sabi niyo po, let's make a deal. Ganun po. Nay, gumagawa ka ng kwento. And I asked you to call me back for an update, right? Apo. Ano nga ba yung kwento ng buhay mo, Neng? Yung pong boyfriend ko is hindi siya gaanong nagkakaroon ng oras sa akin. Okay. Tapos? Tapos ayun, ang naguguluhan po ako kung makikipag-break ba ako o hindi. Anong trabaho mo? Nag-aaral po ako, HRM. Ah! Ano ulit yun? Ikaw yung may jowang ano, nasa abroad. Apo. Yung kumukuha ng medicinal plants. Apo. Medicine. Tama? Apo. Oo, ikaw yun. Asan na siya ngayon? Naandun pa rin po. Well, buo naman yung decision mo tonight. Makipag-iwalay ka sa kanya. Apo. You want to make this, ano, the most sensational breakup of your life. Gawin natin to on air. Sosyal. Di ba para pa nagkatanungan, nagkainuman one day. Uy, paano kayo nag-break?
Ah, wala. Sa radyo. Sosyal. Hayop. Buntot na lang. Hayop talaga. Alam ba niya na gagawin mo na to? Ano po? Chinat ko po siya kagabi. Hmm. Ano sabi mo? Na tumawag po ako sa inyo. Hmm. Tapos sabi ko, kung halimbawa, sabi niya, sabi ko, kung ayaw mo ng desisyon ko, mag-reply ka naman sa chat ko. Kaya lang, wala eh, sin zoom. Ah, baka talaga inaantay ka na lang din niya, no? Opo. Ang cute naman ito, last caller kita, no? Wala akong ganong gagawin, no? Hindi ako pagod, makaka-uwi na ako. Talaga, ready ka na makipag-iwalay sa kanya.